Hello, mga kamangyan, mga ka-hardenerong mangyan. So it's a Saturday morning dito sa aking lugar sa Mindoro. At I'm spending my coffee time, 3-in-1 coffee time dito sa aking, well, mini greenhouse, I would say. So nagpagawa tayo ng maliit na greenhouse para merong maayos na bahay ang ating mga cactus na medyo may presyo ng konti. Okay? Medyo may presyo ng konti kumpara dun sa ibang mga common cactus and succulents. Medyo maarte sila eh. So, ibigay natin ang luho ng mga cactus. Tsaka sabi nila, mas mabilis daw dumami kapag ka naka-greenhouse dahil maganda yung environment, yung condition. So, medyo mainit nga lang dito sa greenhouse kasi naka-sarado talaga siya. Ayan o. Nilagyan ko ng, ano ba ang tawag dyan? Fiberglass roofing, yung pinakang bubong nito. And then, nilagyan ko siya ng shade net na 75% shade. Ang kaso, dahil nga medyo nabanat na yung net, I think nabawasan na yung shade niya. Siguro mga ano na lang yan, mga 50% na lang. So, I think the solution is magdagdag na lang ako ng isa pang layer ng net. Kasi napansin ko yung ibang gym nook. Medyo parang nasa sunburn, pero hindi naman ganun katinding sunburn. Anyway, itong video na to is just to give you some, ano bang tawag doon? Video tour or garden tour dito sa aking mini greenhouse. Okay. Unfortunately, nasa loob na ako agad. Hindi. Dapat pinakita ko yung entrance eh. Pero sige, i-start tayo dito sa pinakang dulo. Ah, hindi pala. Ito yung pinakang dulo talaga. Okay. So, dito sa pinakang dulo, dito ko nilalagay yung mga seedlings. So, meron tayong mix Gino hybrid. Ito naman ay Astrophytum. Nakuha ko kasi siya as free dun sa isang seller na binilhan ko ng Gino. Over here, meron tayong T-Rex seedlings na naisow natin noong August. Meron na siyang mga konting, ayoko lang talagang buksan pa. Meron ng mga buhay. Then meron din tayong T-Lux. So yung T-Lux natin, kikita nyo doon. Meron na rin mga nabuhay. So meron tayong VOS. Yan, maraming buhay, maraming nag-sprout, and the mix gymnos. Okay. Tapos ito naman yung mga pots na ginagawa ko para sa ating gymnos. Okay, ito naman sa baba is yung mga rootstock, mga dragon fruit rootstock na pilit nating binubuhay. Ito yung mga failed grafts. So dahil failed, magagamit pa rin naman natin yung rootstock niya. Ayan. Ang green off ko dito is yung Black Widow. Na ito na siya ngayon. So, hindi siya nag-survive. Nung binili ko dun sa, dun sa seller, medyo malambot na talaga siya eh, pagkadating. And then, hinayaan ko ng ilang araw, tinanim ko siya, hinayaan ko ng ilang araw, hindi ko naman diniligan. Pero napansin ko lumambot. So, to save it, hoping to save it, green off ko siya dito kasi hindi na talaga kinaya. Ito naman is filled na multicolor gymno. And then here's another filled na Black Widow. Over here ay ang aking mga variegated anthurium seedlings. Okay, so sinelect ko 'yan. Ang mother nila ay yung ordinary or common na gymno lang. Sorry,
Sorry, hindi gym, no? Ordinary na Anthurium. Merong Anthurium Rainforest, Anthurium... what else? Anthurium Wave of Love, at saka Anthurium Scorpion. Pero I think itong mga to lahat ay Hokiri. Or, sorry, Anthurium Rainforest. Okay, and then... Meron tayong konting propagation ng mga Haworthia. Ito naman ang ating mga baby Astrophytum. Ito yung mga Astrophytum ko na napabayaan. So, as you can see here, ay meron siyang burned super kabuto to. Ito, I'm not sure kung ano, Asterias na common lang ata. Meron ding burn. At ang dahilan kaya napapansin niyo may gumagamit ako nito is to parang greenhouse. Yung ideal din ng greenhouse, I mean greenhouse na nasa loob pa ng greenhouse, di ba? Parang to increase the ano lang, the humidity. Kasi may napanood akong video ng isang Singaporean na nilalagyan niya ng ganito yung mga Astrophytum niya or yung mga bagong tanim niya na gymno, ang tawag nila vacuum or ICU or basically ang idea niya is to increase the humidity. Kasi kapag maganda yung humidity, mas gumaganda yung halaman. Mas nakakabawi siya dun sa shock. Na, kasi diba, ito, na sunburn. And then halos kakatanim ko pa lang din yan, ilang buwan pa lang yan. Okay, and then yung iba kong mga mayroong ganyan, gaya nito. Napapansin ko parang nagda-dry siya ng husto. So nilagyan ko siya niyan. What else? So meron tayo ditong T3115. Ito naman yung mga mother plant ko ng gymno na hybrid, I think. Yan, meron silang mga fruits ngayon. Itong isang to is Saglionis. And then, yung mga mother na gymno na yon, ito na yung mga pups nila na itinanim ko na. Ihiniwalay ko na yung mga pups. Ang pinakamasipag na magbigay ng pup dito is itong isang to. Ito, at saka ito, at saka ito. Ito din, masipag diba. Itong gymno hybrid na to, medyo tamad magbigay ng pop. Okay. So, alin ba yung mga kakaiba nating gymno? Medyo rare, sabi nga nila. Meron tayo ditong Agua Dulce. Pure, sabi ng seller. Ito din. Ito, Agua Dulce hybrid. Meron tayong Pink Pearl Marble na pagkaliliit. And then, Kiko. And some moon cactus. Yeah. So, ito naman. Mga seedlings ito na nabili ko ng mga gymno. So, may napanood akong video or nabasang post pala sa Facebook na mas nagiging stable yung mga seedlings kapag pure cocopeat. So, gusto kong gayahin yung experiment. Kaya yung ginagawa ko ngayon. Ang pinakang mix nito is, well, walang mix. Isang material lang ang ginamit ko dyan, which is cocopeat. And so far naman, ilang araw pa lang naman siya dyan. Wala namang nabubulok. Basta I make sure na kapag winawater ko siya, ay kapag fully dried na yung ibabaw. As in, tuyong-tuyo na yung ibabaw. Saka ko siya imi-mist. Mist lang yung pagdidilig, hindi fa-flood. At, ewan ko, mukha namang okay siya. Kasi masaya naman yung mga halaman. Basta ganun lang, intayin lang na mag-dry, fully dried, before i-water. Okay. Okay, dito naman yung mga, I think, successful graph ko na seedlings. Tingin ko successful kasi may growth na akong nakikita sa kanila. So, ito yung mga yan yun. Ito yung batch nila. Ito. Batch na itong mga to. Green off ko na yung iba. Kasi medyo nangati yung kamay ko. Gusto kong mag-graft. Okay. Alin pa ba? Medyo mahaba to. Ang dami ko kasing gustong sabihin. Pero, just give you a short tour muna. Ito naman ay Agua Dulce. Ayan. Kita niya yan. Ayan, Agua Dulce na nasa nakatanim sa aking handmade pots. Okay, ito yung mga hybrids. Yan.
So, yun lang muna. Patuloyin ko muna yung video kasi nawala ng kuryente yung electric fan ko, namatay. Sobrang init ngayon dito sa greenhouse. As in, sobrang init. By the way, yung electric fan, kailangan natin yan kapag meron tayong greenhouse kasi yun yung magbibigay ng air circulation para maging balance yung humidity niya. Kasi kapag ka sobrang taas ng humidity, doon nagbi-build up yung mga sakit ng mga or yung iba't ibang mga ang tawag doon, mga fungus, mga whatever bacteria, virus or whatever na pwedeng umatake sa ating mga halaman or mga cactus. So hindi pwedeng ganito lang siya. Kailangan may electric fan para ma-balance yung air circulation, para mag-evaporate yung mga moisture na natitira sa soil mix. So yun yung pagkakaalam ko ah. Kasi I'm still learning. I started this siguro June or July, October pa lang na yun. So ilang buwan pa lang din naman. At ito na yung collection ko. So yeah, ito yung muna yung part 1. I think lalabas muna ako para makakahinga ng maayos kasi hindi ako makahinga ng maayos pagkapatay itong electric fan kasi wala nang kuryente ngayon. So see you guys on the part 2 of my Jardinerong Mangyan garden tour or ano sa man tawag doon? Greenhouse garden tour. Yun. Okay? So guys, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to my channel for more videos. Maraming salamat. Bye-bye.